Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod. Nagbibigay po ng mensahe sa inyo, mula po kay God, sa Divine, sa Ascended Masters, Spirit Guides, Ancestors, Universe, Angels, Archangels, and of course, mga Elementals. Okay, so kamusta po kayong lahat? So now is, ang reading po natin ngayon is about mayroong mga attacks akong na kukuhang energy, no, mula po sa inyo mga collective, no. So kailangan ko po itong i-address sa inyo, o kailangan ko po itong ipaalam sa inyo para po aware po kayo. So for some is nakaka-experience sa po nito, and for some is parang nagpapahapyaw-pahapyaw pa lang po ito. And yung iba, nakaranas naman dito ng mga nakaraang araw or nakaraang linggo. Okay? So, ang gagamitin po natin ngayon is a confirmation, no? Yung card na to confirm po ano po talaga ang nangyayari sa inyo ngayon, and kung ano po yung mangyayari pa ulit sa inyo sa mga susunod na mga araw. Okay? So, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga patuloy po na sumusubaybay ng ating channel, ng ating Angel Whisper 11 YouTube channel about spiritual awakening and journey. And also, ito is parang na rin po to sa mga talagang halos nakapasok na po sa mundo ng spiritual, like nagsisimula pa lang pong mag-healing. No, and yung iba naman po is actually po pagka kayo po ay healer na, syempre nakakarinig na po kayo ng mga bulong, or andun po yung mataas na po yung intuition niyo and even yung psychic abilities niyo. So ito po is akma rin po tong reading na ito, tong mga reading na to, itong channel na ito for you sa mga tarot reader din po. Kasi tarot po is for some like us, no, is spiritual din po yung mga talaga po hindi naman po inaral ang tarot, no, talagang ito is through whispers doon ng mga spirit guides ang nagdidikta sa amin. Okay? So now, and syempre gusto ko po munang magpasalamat mo ulit sa mga nag-avail nito, no? So kung sino po yung gusto mag-avail at mag-inquire po, no, nandiyan po sa description box yung ating contact details para po malaman po ninyo kung paano po yung process para po maka-avail po nito. So again, this one is, ito pong oil ko na ito is dalawang bote po. Actually, tatlong bote na po ang pinanggagalingan nito. The first is yung talagang kauna-unahan ko pa pong langis na maraming mga sangkap na mga iba't ibang basag ng orasyon. And may mga crystals, may mga mutya, ugat, and mga galing po sa dagat. Okay? And yung isa naman po, is yun po talaga ang talagang maraming ugat, maraming crystals, maraming orasyon, as in, no, maraming orasyon na talagang pambaklas, pang lusaw po ng mga kulang, barang, o kahit na hindi po mga ganun, like mga insect bites, masakit ang ipin, mga nagsusugat ang mga sugat na natutuyo po, mga ganyan po. Okay, so yun din po is pampaswerte na rin po siya at the same time, kasi kinargahan ko na rin po yon ng pampaswerte. So ito po is all around na rin po to, no, as in all around miracle oil po to, or protection. Okay, so ngayon po is syempre magdadasal po muna tayo para po tayo ay basbasan. Okay. Panginoong Heso Kristo Ama, Panginoong Diyos Ama sa Langit, Mahal na Birhen Maria at Mahal na Santo Niño, kami po ay inyong samahan sa mga oras na ito para po makapagbigay po ng mensahe sa akin itong mga tagapanood, taga-subaybay, mga collectives, para po mabigyan ko po ng mga babala at kasagutan na rin ang kanilang mga katanungan. At ako po ay nananalangin, ilagay niyo po kami ililigtas sa anong kapahamakan, disgrasya sa kona at anong pong klase ng karamdaman na tukso, at bigyan po ng kagalingan ng mga may karamdaman na mayroon pong karga na espiritual. Marami salamat po at pakipagbasbasan po ito sa ngalan ng Diyos. Okay. So, start na po tayo. So, ang gagamitin lang po natin ngayon is oracle card, no? Wala po tayong gagamitin tarot. Kasi mas gusto ko po ang
more on pagka mga ganito pong messages po, no, about spiritual is gusto ko po oracle card lang po. Kasi mas malalim po ang mga mensahe pagka oracle. For me, iba-iba naman po tayo ng kakayanan po. Okay, so ito muna yung unahin nating card. Balasa. Ay, hindi pala nababalasa, ere. Bakit ba wala ito nababalasa? Okay. So, siguro, iba sa inyo, no, nakaka-experience ng mga like, kahit na mainit at wala namang ubo, walang sipon, is nilalagnat. Mga ganyan. Or maybe, hindi na, bagay sa ngayon po, no, tagpanahon po talaga ngayon na tipo mga, ano mo yun, may mga butlig-butlig, I mean, rashes, or parang bungang araw na sinasabi. And, yung iba naman po talaga is parang panahon ng pigsa. Yung mga ganyan, ano. So, alamin po natin kung ikaw ba collective isa kaka-experience sa mga ganito, at kung ano po ba ito, meron po bang ano ba to, kasama ba to sa parang spiritual attack, or talagang dalala ng panahon, no? Tingnan po natin. Kaya po lagi kayo magtutubig, okay? So, we have the mental illness. Okay, so for some of you is andito yung parang andito yung marami ka pa ring still, no? Marami ka pa ring mga worries, o marami ka pa ring alalahanin sa buhay na hanggang ngayon parang, or maybe marami ka pa ring katanungan, ano? Kasi ano kaya may parang, alam mo yun, masyado kang bothered, no, sa mga nangyayari ngayon sa buhay. Parang ang dami mong tanong na gusto mong masagot, kaso hindi mo alam kung paano at kung kanino ka lalapit, no, para dyan sa mga concerns mo. Kaya parang andito yung lagi rin mainitin ang ulo mo, laging parang yung bang wala kang energy, wala kang gana, yung mga ganon, no? So just cheer up daw, no? So ano lang, parang labanan mo, no? And huwag mong masyadong parang dibdibin kung ano man yung nangyayari. Alam niyo po, lahat naman po ng mga tayo, lahat po tayo, no, is nagkakaroon po talaga ng pagsubok sa buhay, or talaga meron po tayong mga pinagdadaanan, hindi lang ikaw, no, marami tayo. Pero ito talaga is parang nasa sa atin na yung kung paano natin dadalhin yung mga ganyang pagsubok. Again, andiyan naman po si God, no, lagi ko naman po ito sinasabi sa inyo, mas better po na kausapin po natin siya, sa kanya po tayo makapagkwentuhan, sa kanya po natin ibigay yung hinanaing natin, yung bigat na nararamdaman natin, and siya po ang magbibigay ng kasagutan sa inyo. Hindi man po ito right away, pero for sure po, didinggin kayo niyan at bibigyan kayo ng katuparan or kagalingan sa lahat po ng mga kahilingan ninyo sa kanya. Basta, andun po yung maganda po yung intention, makakabuti sa karamihan, wag lang po yung pagiging selfish, no? So, kailangan po dito is makipag-usap po tayo ng maayos, no? And syempre, pagka tayo po talaga may dinadala, and tayo rin naman talaga po is tao lang, at marami po tayong mga pagkakasala sa araw-araw, no? Kahit nga po sa isang araw talagang meron, isa, dalawa, tatlo, nakakagawa tayo ng mga ganyan. So yun po is kailangan po natin everyday din po tayo mag-ask ng forgiveness kay God, para po hindi naman yung naiipon, para hindi po yung ipon din pagka tayo pinarusahan, pagka tayo binigyan ng pagsubok, talaga naman dadapa tayo, no? So better po na everyday po is nag-cleansing po tayo, kine-cleanse po natin yung soul natin and physical, para po hindi po bumigat yung ano natin, yung energy natin kinabukasan. Yung minsan po pagka ganun na meron tayong mga bit-bit, no, andyan po yung hindi tayo makatulog, or andun po yung talagang ang babaw, no, napakababaw po ng tulog. Okay, so maybe this is one of your ano, no, this is the reasons, no, one of the reasons bakit andito yung mental illness mo, no. Siguro meron ka mga itinatago, meron ka itinatagong mga sikretong malupit, no, na hindi mo ma-open, or andito yung parang i-voice out, no, sa mga kakilala mo, no, ayaw mong i-share sa iba, yung ganun, maybe parang yun nga, parang meron ka mga trust issues, no. So actually ito mga hiding secrets na to, no, make sure lang na ito is hindi sa ikasasama mo, no, hindi sa ikapapahamak mo. And kung ganun rin lang, no, is better, ano, stop mo na.
no, kung halimbawa ganun rin lang tong hiding secrets na to. Kung ikaw is may binabalak na hindi maganda sa kapwa mo, stop. Okay? Ngayon pa lang mag-ask ka na ng forgiveness kay God. Kasi alam mo, iniisip mo pa lang yan, alam na ni God yan. Pinaplano mo pa lang yan, alam na ni God yan. Okay? So, better na stop mo na yan kung ano man yan. And yan din nagiging cause ng mental illness mo kasi hindi maganda yung intentions mo sa mga gagawin mo. That's why nandiyan ang first card ng mental illness. So, sinasabi nga sa'yo for the second card is, ayun nga, cheer up lang. No? So, huwag masyadong dibdibin, huwag kang mag-rush, no? Huwag mo i-pressure ang sarili mo dahil mayroong plano si God, okay? So, end of situation, no? So, lahat ng obstacles, no, struggles na nangyayari sa buhay mo, eh, may katapusan naman na, no? May katapusan yan. So, hindi naman, alam mo yun yung matetegi ka na lang, bigat pa rin ang buhay mo, hindi. No? As long as nandito nakakapit ka kay God, as long as nandito yung kinakausap mo sila, and tuloy ang pakikipagkapwa-tao mo, pagiging giver mo, pagiging pagiging mapagkumbaba mo, is andito yung talagang ibiblessed ka. No? Maraming blessings and graces ang dadarating sa buhay mo. Pero kung tayo po ay nananakit, nanlalamang, ay, sorry, malabo pong mangyari ang gusto nyong iniisip or even yung end of the situation of the or obstacles. Hindi po, didire-diretso po yan. Padala po ng padala ang mangyayari dyan. Okay? So, next is empath. Okay? So, you are also an empath, no? So, pagka ganito, may mga ganito na tayo lumalabas ng card. So, meaning talagang you are maybe one of the chosen one, or maybe andito ka na sa spiritual awakening na marami ka na nararamdaman. Ano ba yan? Ito yung mga tipong ano, no? Like, for example, is may kausap kang tao, no? Na okay ka naman kanina, no? Pero after a while, habang nakikipag-usap ka at nagrarant siya, or andito yung kung ano-ano yung sinasabi ng bigat ng loob niya, na-absorb mo. And ikaw ngayon yung nanghihina. Hindi mo siya nalalabanan. Parang dinadamayan mo na siya doon sa pag-iyak niya. Hindi mo na mamalayan. Lumuluha ka na rin. Umiiyak ka na rin. Imbis na bigyan mo siya ng maganda mga advices or what, is andito yung, sa pakikinig mo, is andito na yung umiiyak ka na. Pero yun is magandang buwelo. No? So after nun, saka ka babanat ng mga magandang pananalita na i-comfort mo siya kung paano niya i-handle yung mga ganong sitwasyon, paano i-resolve ganon, no? So careful ka rin sa mga paglabas-labas mo ng bahay, like sa mga crowded areas, sa mga maraming tao, mga ganyan, para hindi ka umuuwi ng para kang binugbog or para kang pagod na pagod, samantalang nagpunta ka lang naman ng palengke, nagpunta ka lang naman sa park, no, na ando naman, nakaupo ka, hindi ka naman nagtatakbo, pero marami kasi tao. Okay? So, iba't ibang energies po ang nandoon. So, sa ngayon, parang ano, kailangan mong pag-aralan yan kung paano kontrolin yung mga ganyang pag-absorb ng mga ibang energies. Even kasi mga spirits, no, pwede mong ma-absorb dito. But, no, kahit na ganyan, andito yung mental illness and andito yung talaga may hiding secrets ka dito sa cards, no, pero andito ka sa right path, no, sa spiritual, sa business, or even sa spiritual journey na tinatahak mo ngayon, nasa right path ka, darling. Okay? Congrats. And you are also a spiritual warrior. No? So, now, medyo lumilinaw-linaw na, no, yung ating reading na into, ano ka talaga, parang papalapit ka, no, as a healer or maybe a tarot reader. So, now, dito sa pagiging spirit warrior mo, no, and also, no, meron ka ding mga guides na spirit warriors, no, na handa kang ipagtanggol, protektahan sa lahat, depensahan sa lahat ng mga atake spiritual. Okay? Okay, so what else? So, we have just been you. Okay, so, alam nyo na, alam nyo kasi,
sa pagpasok po sa spiritual, once na pinili po kayo ni God, ibig sabihin kung ano po yung araw na pinili kayo ni God or binasbasad po kayo ni God, nabigyan po kayo ng gifts and abilities, ninyo naman po kailangan totally baguhin ng sarili nyo. Just be you. No, hindi nyo po kailangan magpakasanta, hindi nyo po kailangan magsuot ng ano yun, sinusuot ng pare, mga ganyan, or pumunta every now and then sa church, no, yung mga ganon. Hindi naman po kailangan. Kumbaga, andito po yung binigyan niya po kayo ng ganyang kakayanan at kapangyarihan, ng ganyan po kayo. So, as is po kayo. Pero kung kayo po ay palamura, ay yun lang po ang pakikiusap ko sa inyo, tanggalin niyo po yung pagiging palamura ninyo. Hindi po makakatulong yan sa panggagamot. Okay? Hindi po makakatulong yan sa mga gagawin niyo po sa mundo ng espiritual. No? Hindi po maganda. So yan po ang unang, kasi po tayong mga tao minsan parang ano na lang po natin yan eh, ang tawag doon parang expression, no? Na pagka nagkamali, ay wag ka! Ganun. Pag nagulat, ay wag ka! Yung mga ganun, di ba? Yung mga ganun po tayo eh, may gulat, ganyan, pag natuwa, ganyan din. Pag humampas ka, may kasama ng mura kasi natuwa ka lang, no? Yung mga ganun, mga sa asaran, yung mga ganyan. Kumbaga ginagawa na lang nating expression yun, pero hindi maganda, no? So yun po yung unang-una natin tatanggalin. And syempre yung talagang tipong lalo na yung mga marites, yung ganyan, manahimik ka sa bahay mo. Okay? Na talagang kakausapin mo lang isang spirit, ang Holy Spirit. So, sa ngayon, ano, sa card natin nakikita ko, no, is, andito lang talaga, ang pinaka-worst na situation mo na na-experience ngayon is yung mental illness. Ano yan? I-let go, let God mo yan. Kasi, alam mo, lahat naman tayo is kakaroon talaga ng ganyan. Kasi nga tao tayo. Okay? So, now we have the, kung kanina meron kang spirit warrior, now is meron kang spirit team warrior. Sinabi ko na rin naman sa iyo yan kanina, di ba? Na kung ikaw spirit warrior ka, o meron, ikaw ay pagka-spirit warrior, no? Sa mundo ng spiritual, but andito rin yung, all, andito rin yung spirit team, no? Na meron ka. So, meron ka rin talagang protector, no? Na mga gladiator, no? Na mga archangels, angels na dyan sa tabi mo to protect you, to guide you, to shield you at all times. Okay? And now, we have the power upgrade. Wow, congrats! Alam mo, ang power upgrade is talagang, ano to ha, kailangan po natin to, no? Maybe binibigyan tayo nito ni God, no? Pero for me po kasi, kung ako po ang tatanungin ninyo is, ipinapakita naman po sa akin sa vision kung ano po yung mga bago, no? Na bagong kakayanan na ibinibigay po nila sa akin. And malalaman ko na lang po yun pagka humawak na po ako ng tao. No? So, meron po akong mga orasyon na kailangan yun ang ibuga, no, na kumbaga dati hindi ko po nagagamit or hindi ko po napapagana ng ayos noon, no, kasi meron na po ako mga orasyon na talagang pang mataas na antas. So now is ando po yung malalaman ko na napapagana ko na, no, nagagamit ko na po sa mga tao, nagagamit ko na sa panggagamot sa sarili ko, sa pamilya ko, sa lahat. Okay, so now is congratulations dahil meron ka ng power upgrade. Okay, so what else? Ten on the clock. Wow. Okay, search niya. Ten on the clock. Ten on the clock. Actually, that's my angel number talaga. 10. Okay, so now we have also the third eye awakening, no? So ang mata mo dito, ang mata mo dito. Ang third eye mo dito is mulagat na, no? For some of you is andito na yung parang pa-sweet pa, no, yung pa-sweet pa yung kanilang mga third eye, pero for some isang dito na talaga yung every now and then is may nakikita tumatawid na espiritu, merong mga naririnig na mga yabag ganyan, or meron ng may naririnig na mga salita tulong, mga ganyan, humihingi ng tulong ganyan. So andito ka na sa stage na to, no? So again, pagka kayo po ay magagamot, hindi po pwede hindi bukas ang third eye ninyo, kailangan po bukas
kasi yan po yung connection natin sa kabilang dimension o sa kabilang mundo, no, sa spiritual. Kailangan po may connection tayo, kailangan po alam natin yung galawan nila. Kasi sila alam nila yung galawan natin eh. Matik po yun eh. So kailangan po tayo, alam po natin yan. Wala pong manggagamot, wala pong healer, okay? Labas po dito ang tarot reader. Kasi meron nga pong tarot reader na natuto po sa by the book. No, so dito po is more on healer na kailangan po talaga bukas ng third eye. Especially po pagka magtatawas kayo, pagka titingin kayo ng aura ng tao, kailangan po bukas ng third eye nyo dito. Kasi kung close po yan, wala po kayo makikita. Blanco po lahat. Kahit aura, hindi nyo po makikita ang tao. No? Pero actually, lahat naman po tayo ano, is my third eye. Yun nga lang po talaga is yung iba po is hindi po active. Hindi po nakabukas. No? Pero sa totoo lang po, marami po ang bukas, pero ando po yung ini-ignore lang. No, ando po yung medyo pengket, no, medyo naka, parang alam mo yun, basta pengket, yung ganon. Pero andun po yung, hindi lang po nila ini-embrace, kasi nga po, iba rin po talaga. Medyo, pag hindi po nabalance yung third eye, is andun po yung, andun po yung binasusulpot sa mukha yung espiritu, nabuwak-wak ang mukha, syempre magpapanik ka, what if kung nagda-drive ka. So mahirap po yung mga ganon. Yung iba po, gustong-gusto nila na bukas ang third eye nila kasi gusto nila makakita ng ganito, ganyan. Pero pagka nabuksan na po ang third eye nila, naaaning po sila. No? Kasi hindi nila kasi pupunta. Pag halimbawang tumakbo sila kasi may nasalubong sila, pag talikod nila, pumunta sila doon sa kung saan, meron na naman. So, alam nyo yon, hindi po, mas maganda po talaga yung will ni God, yung way ng pag-open po ng third eye natin. Kasi pagka si God po ang kumilos niyan, ibig sabihin po balanse. Ibig sabihin po, most of the time na makikita nyo po is mga guides nyo lang po, hindi po yung mga devils. Maybe makikita nyo po yung mga devils through visions or dreams lang, pero yung actual po hindi. Okay, kaya ano po, kailangan po talaga once open po ang third eye nyo, kailangan nyo pong mag-aral ng spiritual or keep on praying po. Tawagin nyo po lagi nyo, marami naman po mga sa Bible verses, no, na kailangan nyo pong aralin. Hindi naman po kailangan laging Latin ang dasal po pagka manggagamot. Ako po, meron po akong Tagalog na Tagalog, English na ginagamit. Gumagamit lang po ako ng Latin pag talagang malalakas na po talaga. Tsaka yan po sa pagre-ritual, pagbabaklas, yan. Latin po ginagamit ko. Depende pa rin po sa kaso. Depende pa rin po sa lapit. No, kung halimbawa okay naman, pwede ng Tagalog. Pagka talagang hindi pa rin magamot, sa Tagalog, yon, doon ka na po babarato ng Latin. Okay, so you have just to enjoy your life. No? Enjoy life to the fullest. Okay? Huwag kang magbukbok, huwag mong problemahin ng pang-araw-araw mo kasi lahat yan ipoprovide ni God sa'yo. Okay? Kasi alam niya yung mga needs mo, kahit hindi mo ito hingin, alam niya yung mga needs mo, ibibigay niya sa ito ng bonggang-bongga. Okay? Kung saan mo gusto mong pumunta, sige lang. No? Gusto mong mag-travel, sige lang. Ganun lang yun. Actually, yan ang gusto sa'yo ni God talaga. No, na magbakasyon, magliwaliw, yan ang gusto niya sa'yo talaga, ang mag-enjoy sa buhay. Kasi maybe at your age, no, siguro may edad ka na rin, so andito yung ang dami mo nang dinanas na kahirapan mula childhood days, no? So now isang gusto niya is andito yung maging maayos naman ang buhay mo and mag-enjoy ka sa araw-araw. Okay? So kasi alam ni God na talagang hard work. Andito yung hard work o andito yung pagiging workaholic mo or andito yung pagiging alam mo yung nag-strive hard ka, no, to have that material na kung anong meron ka ngayon. Not only for the spiritual but also for material, no, dito sa ating mundo. So deserve mo ang mag-enjoy ng buhay. Okay? And also, andito yung expose since alam mo na, no, and tinulungan ka din ni God na ma-expose sa'yo kung sino man itong mga gumagawa sa'yo na hindi maganda. So now is andito yung kumbaga alam mo na
no, alam mo na yung mga galawan, alam mo na kung ano yung mga ways, at prepared ka na rin kung sakasakala may mga attacks, alam mo na rin kung ano mangyayari, alam mo na rin kung paano mo pagagalingan ang sarili mo or kung sino man dyan sa mga paligid mo na mahal mo na, sa mahal mo na ba, sa mga mahal mong bu, ano? Sa mga mahal mo sa buhay. Bayay! Ayan. Okay, so, pero andito talaga yung at times, no, is andito yung undecided ka, no? Kasi actually, in-expose na sa'yo ni God talaga kung sino talaga yung sumasalbahe sa'yo, eh. No? In-expose na sa'yo ni God. And, andito na yung pagka ina-atake ka nitong taong to, no, is andito yung talagang gusto mong parusahan. Pero, andun pa rin yung biglang sasage sa'yo na, wag na lang, let go, let God ko na lang to. No? So, andun yun. Kaya itong person na to lagi na umatake sa'yo, sige lang ang bira. No? Sige lang ang bira. Dahil yun ang ano mo eh, yun ang kinakapitan mo eh, no? Na ili-let go, let God ko to kasi hindi naman mananalo to. True naman yan. Totoo naman yan. Maybe this is not just the right time, no, para dito sa parusahan siya. Pero sabihin ko sa inyo kung ano ang ginawa sa inyo niyan, no, ng person na yan. Mapapisikal yan, mental, emosyonal, pinansyal, lahat po yan. Ganun at ganun din ang gagawin, pero po mas matindi. Okay? Mas matindi po. Mas matindi po ang balik. Okay? Okay, so for the last card. Last card tayo. Then, kukuha po tayo ng isang oracle deck. Isa pa. Okay. Crown chakra is here. No? So, yung crown chakra mo dito din, darling, ka-angel, is talaga namang, alam mo yon, kung baga sa ilaw, no? Hindi na siya, hindi. Siguro, i-compare ko na lang siya or ano ko na lang siya sa tala, no, na parang ganun kaliwanag, ganun kalawak, no, ang nasasakop ng crown chakra mo. Ibig sabihin, yung pagiging active nito is talaga napakalakas, no. Yung psychic abilities mo dito, maybe you're also a psychic medium, no. So, andito yung nakakausap ka nila ng spirits, elementals, na hindi ka aware, pero andito yung may mga sumasagi sa isip mo out of nowhere na akala mo idea mo lang, na akala mo ikaw lang yun, pero ang totoo is sila yun, no? Sila yung mga nagsasalita dyan sa crown chakra mo, pero kinoconsider mo sa sarili mo na ikaw yun, darling. No. It's them, no? It's your guides, no? It's the Holy Spirits na naandyan dyan sa tabi mo, na binibigyan ka ng mga ideas, ng mga suggestions sa buhay, mga ganyan, diba? So, kailangan aware ka dyan. Yan ang practicein mo. Yan ang parang maging be attentive, no? Sa lahat ng oras pagka yan na ang bumira. Yan na ang binibigay sa'yo. Okay? Kasi yung crown chakra mo dito, kumbaga sa ano yun, nasa 110% active. Okay? And now, sinasabi ko sa inyo kanina, no, tatanungin natin kung ano ba talaga ang status nyo ngayon, kung kayo ba may spell work or what. And yes, you have the spell work. So, meron pa rin, no? So, maybe yung mga rashes na meron ka, nilagnat ka, nagkasakit ka, wala ka namang ubo, wala kang sipon, no? Bigla ka nilagnat, then spiritual attack yan. So, that's a spell work, no? From your makulit, no? Na mangku. Okay? Else, no? So, but, no, kahit na ganyan ang under spell work ka, still, no, lahat, yun nga kanina, end of situation, diba, dito sa ating card. And now, this is the second, no, pero almost the same kasi this burdens. Burdens, challenges is ending. Okay? So, congratulations. Okay? So, huwag kang na mag-alala, no? Kasi somebody or someone, no, will go to you, approach you to ask an apology. Okay? Sino kaya yan? Magpapakilala kaya siya mamaya? Kasi kukuha pa tayo ng isa pang ano card, no, after this. Okay, so we have the Iris energy. Iris energy, what else?
Okay, so just be patient, no? Eh, actually, talagang kailangan natin yan. Ako minsan talaga pong, lalo na ngayon, napakaitit. Mario, sir, talaga naman pong, alam mo yon, tipong parang, ang hirap. To be honest with you, ka-angels, talaga pong andito yung pagkasumabay po yung kulit ng mga anak ko. At alam nyo yon, yung tipong sasabayan ako ng mga at mga tanong, ganyan. Tapos, sasabayan ng init. Tapos hindi ka nakatulog ng ayos, yung mga ganyan. Alam niyo po yun, pumuputok po talaga pius ko. No, pero after naman nun, ando na naman ako, syempre, look God, pasensya na po, uminit na naman po ulo ko. Tanggalin niyo po ito. Tanggalin niyo po itong init ang ulo ko. Ganun po. Kasi talaga po hindi po natin maiiwasan na talaga minsan talaga puputok dala po ang fuse niyo. Walang sabi-sabi. Okay, so we also have the Leo energy and help. Okay, so somebody needs your help, no? Somebody needs your help. Okay, so wait for it. Meron lalapit sa inyo na hihingi po ng tulong spiritual. Spiritual po ito, ha? Maybe under din siya ng spell work. Spell work, yes, spell work lang. Walang ano, walang elementals. Spell work. Spell work siya. Yes, see? It's spiritually sick, no? So yung lalapit po sa inyo ngayon is may sakit spiritual, no? And now is andito ngayon yung teka lang, gumulo tuloy yung card ko. Okay, so now is andito yung love yourself. Okay. So love yourself. Actually even you, no, kung kanina under spell work ka dito, hindi lang dito sa nag-ask ng help, no, na under ng spiritually sick siya, also you, no, isa dito yung spiritually sick ka, meron ka mang nararamdaman ngayon, meron ka mang mga patsipatse, meron ka mang body pains, no, hindi yan ano, hindi yan natural. Okay, so that's spiritually that's kulam. Okay, so better to consult not a doctor but a healer, no, para po ma-resolve yan. Okay, para ma-solve po yan, para maayos po yan at magkaroon po kayo ng gagalingan. Okay? Okay, so love yourself kanina and this is, ano naman, deserve mo, no? So, kailangan mong love yourself, pamper yourself, no? Go to the mall, go to, mga jewelry shop, charot, mga ganon, no? So, pamper yourself. Kung ano yung gusto mo, go get it, no? Kasi yan naman ang gusto ni God and the Holy Spirit. Kasi kung ano yung happiness mo, kasiyahan din nila, at kung ano yung happiness mo, yun yung nagpapahay ng energy mo, no? Nagpapalakas, no? Lakas ng kakayanan mo lahat, no? Pagka ikaw ay full of energy, full of smile, full of love, iba po ang alam nyo po yung puro ganon, puro-puro po ang naibibigay natin na yung potential po natin, ano, yung energy po natin, kakayanan natin, kapangyarihan natin na sa healer is talaga namang buong-buo na lumalabas. Ganon. Okay? Kaya love yourself, no? Huwag yung konsumihin ng sarili nyo. Hayaan nyo ang konsumisyon na mangonsumi sa inyo. Okay? Hayaan nyo sila ang mangonsumi. Hindi kayo po ang mangonsumi. Naku, tapon nyo yung consumption na yan. Hindi natin kailangan sa buhay yan. Lakas po makapangit niyan. Sa totoo lang. Okay? So, 3 years ago. So, what happened 3 years ago? No? So, malamang, ayan na naman yung mga parang, nandyan kayong parang, parang iniisip nyo na parang tindalikuran na kayo ng mundo. Na parang katapusan nyo na. Mga tipong gano'n, parang ang dami nyong himutok sa buhay 3 years ago, no? 3 years, 4 years, mga ganyan, ano? Andyan yung mga experiences na parang hindi mo akalain na makakabangon ka. And hindi mo akalain na eto ka ngayon, bumabangon and kicking, no? Yung mga ganyan, no? Na hindi mo alam na magkakaroon ka ng huge transformation sa buhay mo. Pero samantalang 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, is andito yung halos kulang na lang maghukay ka na ng libingan mo. Diba? No? So, 3 years ago. And now, yun nga sinabi ko sa'yo, may mga sufferings ka that year, no? And now, eto ang antayin mo. No, kasi maraming blessings na darating. So just wait for it, so patient. No, patiently, no. Magantay ka, no. Antayin mo to patiently, okay? Itong blessings na to na parating sa iyo, okay? So ano ba yung mga 'yan, no? So baby, ano 'yan, mga
more on financial, of course. Maybe mga yan yung mga finaamin, minamanifest mo, yung mga noon na nawala sa'yo, maaaring bumalik sa'yo ngayon. Na hindi mo man intention to na hinihiling kay God, no? Pero talagang ibabalik kung ano yung talagang, alam niyo yung tipong eto, for example, is meron kang mga business, or meron kang business, or meron kang work before na talaga namang na-recognize ka, no? Then all of a sudden, biglang pak! No? Biglang nag-shutdown, no? Biglang shutdown. So ito na yung downfall mo. Dito nag-umpisa, no? So ito yung ibabalik sa iyo ni God ngayon. Triple, hindi lang triple, billion, no? Billiones. Okay? So antayin mo yan patiently, no? On the way na siya. On the way na ang blessings mo, kay Angel. On the way na siya. Okay? Now we have the card is intuition on point. What else? Aside dyan sa intuition on point. Oh, yan ang sinabi ko sa'yo kasi yung crown chakra mo nga dito is talagang, alam mo yon, kung battery rin lang ang pag-uusapan, is talaga namang plakak na plakak. Okay? So, intuition on point. And we have your success is here. Justice is served. Diba? Kasi nga, andyan na yung success ka na eh, di ba? So, at dito na ngayon yung, since andyan yung blessings on the way, syempre, ano ba yung blessings na yan? Syempre, yung success. So, once naging success ka, hagip na po lahat yan, no? Mapapisikal, spiritual, mental, emotional, financial, andyan na po lahat. So, ayan na yung success. Yan na yung isa sa, alam nyo, kung ito lang ang darating sa buhay, yung success, napakalaking bagay po nitong success. Kasi lahat po hagip niyan, no? And binigyan ka ng justice dito ni God. Wow, well done. Diba? So, kasi alam ni God, no, na hindi ka naman into material things, na hindi ka naman ganid, na hindi ka naman mahilig sa mga luho, o hindi ka naman ano ba tawag doon? Parang kasi mga ganun, hindi ka sakim, hindi ka ganid, mga ganun, no? So, itong mga taong to na talagang parang binigyan ka ng magandang intuition, mataas sa intuition, andito yung bigyan ka ng success and blessings, deserve mo naman tong ipamper ang sarili mo, no? Pero still, no, meron talaga mga taong na kailangan, I mean, gustong gusto kang palagpakin, and yun yung spell work, no? So ito, itong spell work na to, since andito ka na sa success, no, ngayong mga panahon na to, or sa darating na mga araw pa, no, andito yung ginagawa ka ng spell work para to control, para mawalan ka ng gana, mawalan ka ng interest sa mga ginagawa mo, sa work mo, no? Kung sa pag-heal, andito yung parang siguro ang ginagawa ngayon. Kasi hindi nila pwedeng tanggalin sa'yo yung kakayanan mo at kapangyarihan mo dahil andyan na yan sa soul mo, andyan na yan sa kakayanan mo. Hindi niya na matatanggal yan. So ang gagawin niya na lang ngayon is andito yung parang kukontrolin niya, no, yung katawan mo, yung energy mo na hindi ka makakilos, o andito yung patutulugin ka talaga. Parang ang gagawin niya na lang sa'yo is magpa ano yun, beauty rest ka na lang, magpa beauty rest, yung ganun, na wala ka ng panahon mang gamot, or maybe wala ka na rin panahon mang ayun, tarot reader, mga ganyan, or hindi, wala ka ng panahon pumasok sa trabaho, mga ganyan, no? Lalo na yung mga ano dito ha, yung nagkakawang gawa talaga, I mean yung mga volunteers, no, yung tumutulong po talaga sa karamihan. Yan, bibigyan at bibigyan ka ng sakit niya, sasakit ang paa mo, mamamaga, atakihin kuno ang rayuma mo, sasakit ang tiyan mo, para hindi ka makapasok o hindi ka makakilos. Bibigyan ka ng katamaran ng katawan, na para hinihila ka ng kama na gusto ko nalang matulog maghapon. Ganun, no? Pero sorry, no, sorry kasi God is so good, no, kasi lahat po yan is nilusaw na ni God. Okay, so lahat din po yan is backfired. Okay, backfired. Okay, so what else? Oops. Okay, kasi you're not alone. No? You're not alone. Kaya kumbaga, yung maninira sa'yo, itong maninira sa'yo, itong sumasabotahe sa'yo, itong hanggang ngayon nagigil sa success mo, no, is andito talaga yung ano, itong mga nakabantay sa'yo, itong mga guides na nakapaligid sa'yo, is hindi ka rin nila tatantanan na protektahan, na ishield, no, at all times, at all costs, no? Kasi ano to eh, kumbaga alam na nila kung ano yung pinaplano nito.
nabibigyan na itong mga guides mo na nandito ngayon sa lupa na nakabantay sa iyo, nakapalibot sa iyo, nabibigyan na ng instruction ni God yan. Anak ka ng Diyos eh. So walang sino man ang magulang, no? Since ikaw is anak ng Diyos at tatay mo ang Panginoong Diyos Ama, walang sino mang magulang ang gustong masaktan ng anak. So eh dito pa lang eh, ano na, kumbaga, bago pa niya gawin yung mga plano sa iyo, wala na. No, andito na yung mga naka-ready na yung mga protectors mo. Itong spirit team warrior mo, nandito na nakaabang na sa kanila. No, so, naku, be thankful. My goodness. Napakabait sa iyo ng Panginoon. Mahal na mahal pa ng Diyos Ama. Okay, so career, financial, success, see? Oh, diba? Lahat. Career, no? Andyan, success ka. Kung ano man ang tinatahak mo sa buhay ngayon, hindi ka, wala ka man sa spiritual, or andito na, tatrabaho ko sa isang company, or what, success ka. Career, financial, success, no? And now, still, you have, meron dito ang jealous, no? You are jealous. Still, you are jealous. Maybe ito is, ano na to, sa iba tayo, tatalon tayo ng konti, no? So, tatalon tayo dito sa parang relasyon. No? Siguro, hanggang ngayon, ano, parang may bumubulong pa rin sa mga taning dyan, ano? Sila taning na talaga namang binubuyo ka pa rin. Ako, may lalaki ang asawa mo. Ako, may babae ang asawa mo. Ako, manmanan mo yan. Mga tipong ganun. No? Siguro ganun ang mga nangyayari sa ngayon. Parang andito pa rin magseselos ka. Naku, deadmahin mo yan. No? Hayaan mo sila kahit sigawang kanyan na may babae asawa mo, may lalaki asawa mo. Eh, naku, hayaan mo siya. Hayaan mo putulan na titid kasi sigaw sa'yo. Hayaan mo sila. Let go, let God mo yung mga yan. Basta focus ka sa goals mo, focus ka sa missions mo, then let go, let God. No? Andyan na yun. Huwag ka magselos, darling. Oh, kasi till death do us part daw kayo. till death do us part. Goodbye, taning, goodbye, taning, goodbye, goodbye, taning. Sorry, lusaw ka na, munyo ka. Sorry, sorry. Churi, churi. Oh, see? Healed ka na. And kung halimbawa man, ito is, di ba may topic tayo last month, no? About do sa partner mo na may love spell. Healed na rin siya. Oh, congratulations. La, 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 la. Kasi, spiritual healer ka and you are the best. Oh, di ba? You are the best. The best. The best. The best. The best. Ang wawa naman itong nilalang na ito na gumawa ng spell work sa'yo. Wala naman kasing kadala-dala. God is with you. God is so powerful. No, God makes a lot of miracles sa buhay mo. Still, andyan pa rin sila. No? Keep on ano talagang attacking you. No? And at dito rin ang level up. Kanina may power upgrade ka. And now, sa ranking, sa spiritual, is andito yung nagle-level up ka. So, paano na? Paano na? Paano na? Nakakaawa siya. No? God is with you. No, God is with you. God is with you. Alam niyo, pagka si God ang nagmahal, wagas. Wagas. Wagas magmahal. Wagas mag-alaga si God. Wagas yan. Amen! Amen. 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 Oh, love you, God. Okay, so ito na yung last deck natin, ha? Okay, so wala bumaba. Siguro sabi ni God, tama na anak yan. Naibigay mo na yung mensahe. Siguro sabi din ang mga guides, tama na yan. Naibigay mo na yung tamang mensahe. Ay, di ba pala, meron pa. So we have the sacred place. Okay, they are so thankful kasi talagang inaalagaan mo ang sacred place. And for some of you na wala pang sacred place, is please maglagay po kayo. Especially po to sa mga healers. And even po sa mga tarot readers, kailangan nyo po itong sacred place. Okay? Mag-light kayo ng candles is a must. Especially po pagka mag-heal kayo, manggagamot kayo. Kasi it represents your body and soul.
sa candle na yun. It's your protection. Okay? So, kung kinakailangan magtiri kayo ng tatlong candles, go. Kung isa naman po, make sure na malaki po yung candle. Okay? So, what else? What else? What else? What else? Hot and cold. Yes. No? So, dito talaga is ano, no? Makaka-experience naman po talaga kayo dito ng minsan. Andito po yung parang alanganin, no? Pero minsan nandito yung talagang maano kayo? Ano tawag doon? Anong tawag doon? Ma agresibo, pwedeng ganun. Pero meron pa akong ibang term eh. Sige, yun na yun. Agresibo, no? Minsan agresibo kayo. Minsan parang andito yung talagang positive kayo sa lahat. Pero minsan, meron po sumasagi sa inyong ganyan. Pagka mga negative na po, tawagin niyo po kagad ng Ama. Tawagin niyo po kagad si God. The Most High, tawagin niyo po agad. Para po bigyan kagad kayo ng positive thinking. Agad-agad. High energy. No? And para, okay, tawagin niyo po yung mga guides ninyo. No? Para po mabuhayan kayo, malinawan ng pag-iisip ninyo. No? Yung mga ganun po. Okay? Kasi hindi naman po natin maiwasan yung minsan talagang andun yung nag-iisip tayo ng mga nakaraan. Na hindi naman dapat natin na i-reminis pa yung mga past na pangit pero biglang papasok. Mga ganun kasi yan eh. So minsan mayroong mga sitaning na nandiyan lang sa kanto o nasa kabilang street lang ninyo pero nagbubulong. No? Binubulungan kayo na. Ganun sila. Ganun sila. Destroyer talaga sila eh. No? Pero alam ko matindi ka rin eh. No? Alam kong fighter ka, alam kong warrior ka, alam kong palaban ka na kahit harapan kayo ng demonyo, talaga papatayin mo yan. Amen? Huwag yung katakutan yan. Totoo yung sasabihan, talaga mas matakot kayo sa buhay, huwag sa patay, huwag sa mga spirito. Mas matakot kayo talaga sa mga ganyan. And now, who's watching? No? So, etong binagbibigay sa ilang spell work, no, is minomonitor ka sa social media. Maybe meron ka rin ganito, social media platform, no, like YouTube, FB, TikTok, Reels, Instagram. So, kung naandyan ka, kung ano man yung social media na meron ka, then, ini-stalk ka niya dyan. No? Tinitingnan niya. And, sinasabotahin niya yan. But, no. Untouchable ka eh. No? And, even yung social media mo is untouchable. Undestructible. No? So, hindi niya magagalaw yan. Kasi plano ni God yan. Si God na nagbigay sa iyo niyan, si God na may plano niyan, kaya never and nobody can sabotage, no, your YouTube channel. Okay? Nobody. Okay? So, what else? Okay, so, for some times, is nandito yung uncomfortable ka, no, sa mga ginagawa mo. Maybe, sa healing, ganyan, ano, and siguro sa ano na rin, sa pagtataro, or kahit na ano mga ginagawa mo, sa mga, lalo na kung magbawa nag-decide, sa decision making, no. So, huwag mong pagdudahan, okay? Huwag mong pagdudahan ang kakayanan mo, huwag mong pagdudahan ang mga ginagawa mo, kasi lahat yan is from your guides, no. Andiyan yung sila din mismo ang nagtutulak sa'yo na gawin mo ang mga yan. So, go lang, okay? Ang talagang dapat mong panghawakan dito is faith. Okay? Always have faith para sa success na makukuha mo sa lahat ng mga ginagawa mo pag-heal, sa paggagamot, and sa ganito din, sa pagiging tarot reader mo. Okay? So, huwag mong pagdudahan ng sarili mo kasi yung kakayanan na meron ka is talagang from Holy Spirit, from the Divine. You have the Divine Light. So, congratulations. Just make sure na andito yung lagi ka lang makikipag-usap sa Diyos Ama at lagi mong ipananalangin na dalhin ka lagi sa kaliwanagan patungo sa kanilang kaharian. Okay? Yun lang lagi mong ipapanalangin para hindi tayo lumihis pakaliwa. Para lagi lang po tayong diretso or sa kanan lang po. Okay? Huwag na huwag po kayo pupunta dito. Okay? Bad po yun. Okay? So, now is, dito na po tayo sa healing. Okay, so sa mga naka-resonate po, no, please, paki-click po ang subscribe button. And kung gusto naman nyo po magpa-appointment, nandyan po ang aking number o contact details sa description box para po for inquiries, no? And sa mga gusto po mag-avail ng card, ng ano ba to, ng
ating this one, this oil, no? Kung meron po kayo na talaga matatagal nang masasakit sa katawan ninyo, nadala rin po ng mga spell works, ng mga black magic, no? Try nyo po to. Try nyo po to. Then, send nyo po sa akin ng feedback, no? Kasi, meron na pong mga patunay po to, eh. Kaya, gusto ko pong, so far, no? And, thankful naman po ako na wala pa naman akong nare-receive ng mga hindi magagandang feedback. And, lahat naman po is positive, no? So, tiyagaan lang din po, no? Pero, basta po kayo ay nag-avail po, kahit hindi po sa akin, no, kayo po ay nag-avail ng mga ganyan sa mga healers, kailangan po yung faith nyo po dito is mataas, and ando po yung humingi pa rin po kayo ng guide sa taas na kayo po ay pagalingin ng mga kung ano man po yung ina-avail nyo sa mga healers po like me. Okay, so bow your heads. Okay, so maraming salamat po and God bless. Bye!